mga naaalala po sa akin, mga dalawing, halos dalawang dekada po nagsisilbi bilang newscaster at current affairs host. At sa loob po ng dalawang dekada yun, less than two decades, hindi po ako nakakapag-endorso ng kandidato dahil bawal po sa amin. Ngayon pwede na. Pero nung panahon po namin, bawal. Pero I believe po that binuksan ng Panginoon ang pintuan para ako'y makapag-endorso dahil para sa oras na ito, para sa eksaktong oras na ito. Alam po ninyo, nung una kong ikwento sa mga kapatid natin sa Panginoon na ako'y buboto para kay Senator Manny bilang Pangulo, may nagtanong sa akin na kapatid natin sa Panginoon. Ang sabi sa akin, Mari, bakit mo naman pipiliin si Manny? Sabi ko, alam mo kapatid, si Brother Manny nanalangin at ang sabi niya, sabi sa kanya ng Panginoon, na tumakbo siya bilang Pangulo. So sabi ko sa kanya, bilang kapatid ni Brother Manny at sunod din ng Panginoon, responsibilidad ko na manalangin din at itanong sa Panginoon, Lord, sino ba ang gusto mo maging presidente ng Pilipinas? At pagkatapos na manalangin, bubuksan po natin ang salita ng Diyos at mag-aaral, susuriin po natin. At kami po ng mga kakaibigan ay binuksan pa namin ang salita ng Diyos at dinala po kami sa kwento ni David. Dahil ang iba po, ang pumipili ng kandidato, ang tinitindan kung paano ang tao pumili ng ibang tao maging leader. Pero kami, ang pinili naming tanong is, Lord, kayo, paano po kayo pumipili ng leader? So nakita po namin ang kwento ni Haring David sa Bible. Makita po ninyo sa 1 Samuel 13, ang sabi ni Propeta Samuel, kay Saul, nung nagalit ang Panginoon kay Saul, sabi niya, tatanggalin ka na sa pwesto ng Panginoon dahil meron nang nahanap ang Panginoon, a man after God's heart. A man after God's heart. Isang tao na ang buhay ay nakaalay, inaalay sa Panginoon at ang kanyang puso ay hinahabol ng Panginoon. At makita natin sa 1 Samuel 16, nung pinalapit na ni Jesse ang kanyang mga anak, isa na lang ang kulang. Sabi niya, hindi sa lahat ng mga anak mo, Jesse, wala dito yung pinili ng Diyos. Nung tinanong niya kung meron ko bang iba, sabi niya, oo, meron. Nag-aalaga siya ng tupa. So pinatawag si David. At dumating si David. Bago dumating si David, meron muna tinanong, may pinakita si Eliab, yung isang anak ni Jesse. At ang sabi ni Samuel, ang sabi ng Panginoon kay Samuel, hindi ito ang pinili ko. God sees not as man sees. Ang tinitingnan kasi ninyo mga tao ay ang panglabas. Ang Diyos tumitingin sa puso. Nagahanap ang Panginoon ng magsisilbi sa kanya na a man after God's own heart. Amen. Isang puso mapagmahal. Isang puso na nagmamahal sa poor, sa mahihirap. Isang tao nang galing na sa kahirapan at ayaw niya na kahit isang Pilipino ay magdusa pa ng isa pang araw. Hindi lang po kami binigyan ng a man after God's own heart, kundi binigyan po tayo ng a Manny after God's own heart. Hindi po ba? Kung pag-aaralan po natin ng salita ng Diyos, makita po natin si Senator Manny lang. Si Senator Manny lamang po ang makikita natin na sumusunod sa salita ng Diyos, may takot sa Diyos, nag-aaral araw at gabi ng salita ng Diyos. Wala po tayong ibang makikita ganyan. And here's what I want to leave you with po. Ang kaharian po ng Diyos, levels po ng authority. Ako po, bilang ama ng tahanan, ako po'y nananalangin para sa aking pamilya. Ang pastor ko po, pinapanalangin lahat ng pamilya na sa ilalim ng kanyang pastorship. Ang presidente po, dapat nananalangin para sa lahat ng bayan, para sa buong Pilipinas. Isipin po ninyo ang pagpapala ng Diyos. Kung iboto po natin ang kauna-unahang
born again Christian President of the Republic of the Philippines. Babagsak po ang pagpapala ng Diyos. God will open up the windows of heaven and shower down such a blessing that we will not be able to contain it. Yan po ang pananalig natin. Yan po ang pananampalataya natin. If you and I ay magsasama-sama po, isa po sa atin, isa po sa atin, maghahanap ng lima pa at ikukumbinsi silang huwag mo nang tingnan pa yung ibang kandidato. Si Senator Manny na para mapagpala na sa wakas ang ating bansa. Amen. Ako po, may kaya naman po kami. Pero sa loob ng dalawang taon, nahirapan na po kami. Kung kami po na may kaya, eh nahirapan na po. Mas lalo pa po yung pinakamahirap sa Pilipinas. Ang alam kong puso ng Diyos, nagdurugo dahil sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ayaw na ng Diyos maulit pa ito. That is why we need a man of God, a Manny after God's own heart. The first born-again Christian President of the Republic of the Philippines, Manny.